Nag-e-exist pa nga ba ang mga higante ngayon? Yan ang napakalaking katanungan. Kalat sa internet ang kwento patungkol sa isang higante na natagpuan ng mga sundalo sa Kandahar. Mabangis at palaban di umano ang higanteng ito na nagtatago sa isang kuweba sa napakalawak na disyerto. At dahil nga ito ay marahas at palaban, napasubo sa bakbakan ang mga sundalo na naging dahilan ng kamatayan ng isa sa kanilang mga kasamahan. Pero sa kabilang banda naman ay napatay nila ang higante. Bagamat marami ang naniniwala sa kwentong ito at ito ay kalat nga sa internet, hindi kumpirmado kung ito ba ay may katotohanan o kwento-kwento lamang. Sa kabilang banda naman ay pinag-usapan rin ang video clip na ito na di umano'y isang higante na natagpuan noong 1890 sa Japan at nakuhanan pa ng video. Kapansin-pansin na napakaluma na ng video. At sa mga panahon na ito, hindi pa uso o hindi pa naimbento ang CGI. Kapansin-pansin na napakabrusko o napakatayog ng tayo ng higanteng ito. At sa unang tingin ng video, masasabi mo agad na totoo ngang nag-e-exist ang mga higante. Pero ang malaking katotohanan niyan, isang palabas pala ang video na ito na pinamagatang Big Man Japan. At hindi totoo ang higante na nasa clip. Bagamat hindi kumpirmado o walang katotohanan ang mga naunang kwento, ang mga susunod na pag-uusapan natin ay talagang kaabang-abang. Tulad ng higante na na-encounter ni Magellan, mga higante na natagpuan sa hieroglyphics ng Ehipto. At sino nga ba ang mga gahiganting taong ito na tinatawag na Nephilim o mga Anunnaki mula sa kasaysayan? At ano nga ba ang sinasabi ng Biblia at science patungkol sa mga higante? Well, gusto mong malaman ang buong kwento? Tara, pag-usapan natin yan! Kamusta? Magandang araw! Welcome back na naman po muli sa ating munting channel. Kung first time mo palang rito, well, hinihingi ko po ang iyong suporta na i-follow na ito at i-subscribe na ito. Please support Filipino vloggers. Ayon sa pag-aaral, ang mga tinatawag na higanteng tumataas hanggang 20 feet and more ay imposible na mangyari. Ito ay bunga lamang ng kwento-kwento o fiction. Sa kasalukuyan, ang pinakamatangkad na player sa NBA ay si Taco Fall. Siya ay may height na 7'5". Pero di hamak na mas matangkad pa sa kanya si Yao Ming na merong height na 7'6". Pero hindi si Yao Ming ang pinakamatangkad na tao na naglaro sa NBA, kundi si Manotti Ball. Siya ay merong 7'7 feet na height. Pero syempre, panis ang lahat ng mga matatangkad na yan sa pinakamatangkad na tao na nabuhay sa mundo. Walang iba kundi si Robert Wadlow na merong height na 8 feet and 11 inches. Well, so far sa ating panahon, sila ang mga gahiganting tao na nakilala natin somehow dahil ito ay naitala sa ating kasaysayan. Pero paano kung hindi pa nag-e-exist ang mga libro at wala pang gaanong access sa information? Paano nila maitala ang pinakamatangkad na tao o yung mga gahiganting tao noong unang panahon? Sa patuloy na paghuhukay ng mga researcher, mga historians at mga archaeologists, ito ang kanilang natagpuan. Sa mga larawang ito na ating nakita, kapansin-pansin, ang isang Egyptian na merong hawak na giraffe. At ang giraffe ay halos kasing tangkad niya. Alam niyo ba na ang ordinaryong giraffe na babae ay umaabot sa 14 feet ang height, samantalang ang lalaki naman ay tumatangkad hanggang 18 feet. So kung ikukumpara natin ang height ng giraffe at ng taong may hawak sa kanya, malamang sa malamang ang taong ito ay umaabot sa height na 14 to 16 feet. And this thing is so interesting, mga evaders. Bakit? Dahil meron pala talagang nag-e-exist na mga higante sa Egypt noong unang panahon. Malamang sa malamang, ang mga higanteng ito sa Ehipto ang sinasabi sa Biblia na mga Nephilim.
Ang mga Nephilim ay mga gahiganting tao at sila ay paulit-ulit rin na nabanggit sa Biblia, lalong-lalo na sa Old Testament. At sa tingin ko, sariling opinion lamang, ang mga Nephilim o yung mga tinatawag na Anunnaki ni Zechariah Sitchin ay iisa lamang. Well, ano sa tingin nyo, mga Evagers? Sangayon ba kayo sa sinabi ko? Please comment hashtag yes at hashtag no naman kung hindi. At naka-encounter nga ang mga Israelites sa pamumuno ni Moises ng mga higante nung sakupin nila ang Kanaan. Ang Kanaan kasi noon ay parang Amerika at ang lugar na ito ay puno ng napakaraming mga masustansyang prutas, mga gulay, mga hayop at ilan pang mga natural resources. Kumbaga dreamland talaga ang lugar na ito. Pero bago nagdesisyon si Moises na sakupin ang Kanaan, nagpadala muna siya sa lugar ng 12 na spy. Sa pagbalik ng mga spy, sobrang natakot ang sampo sa kanila dahil sa kanilang nasaksihan sa Kanaan. Sinasabi nila na katulad ng mga Nephilim ang mga nakatirang tao doon. So kumbaga mga higante talaga ang nakatira sa Kanaan. Silang mga tinatawag na Anakites. Ang mga Anakites ang lahing pinagmulan ni Goliath. To make the story short, sinako pa rin ni Moises at ng mga Israelites ang Kanaan bagamat mga higante ang kanilang nakalaban. Dahil na rin sa sinasabi ng dalawang spy na di umano ang mga grapes doon ay sobrang malalaki. Kinakailangan pa ng dalawang tao para mabuhat ang isang tumpok nito. And yes, nasakop nga ni Moises ang Kanaan at napatay nila ang mga higante roon. Pero ang malaking katanungan, wala na ba talagang natitirang lahi ng mga higanteng ito sa ating panahon? Fast forward mula sa panahon ni Moises papunta sa panahon ni David, meron pa rin natirang lahi ng mga higanteng ito, walang iba kundi si Goliath. At noong 1520, meron ring natagpuan si Magellan ng mga higante na umaabot sa 10 feet ang taas. Sila ang tinatawag na Giants of Patagonia. Nakausap at nakipaghalubilo si Magellan sa mga higanteng ito na parang isang tribo ang kanilang dami. Aksidente ngang natagpuan ni Magellan sa kanyang paglalakbay ang mga higanteng ito. At sa tingin ko sa ating panahon, maaring meron pang mga higante na maaring nagtatago lamang sa kasaluk-sulukang bahagi ng ating mundo. Pero paano kung sila ay mag-e-exist muli at dadami ang kanilang lahi? Ano kaya mga posibleng mangyayari? Well, i-comment mo na yan sa baba mga Evagers kung meron kang naisip na mga teorya sa posibleng pagbabalik ng mga higante. And I think that's all for today's vlog. Para sa marami pang konspirasiya, kakaibang kwento, political issue at mga reaksyon, patuloy lang na tumutok dito. Ako po si Evad PUP. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Peace out! Boom! Maraming salamat po sa pagtsatsaga na makinig sa ating munting channel. Ngayon ay ipagpapatuloy natin ang ating topic sa Evad PUP Podcast for deeper understanding and analysis sa ating pinag-usapang paksa. Kaya kung gusto mo pang matuto, tara na! Hello! Welcome po dito sa ating podcast. Well, hindi ito Spotify pero meron tayong pa-podcast mga Evadgers. Pinag-usapan nga natin ngayon ang patungkol sa mga higante. Well, paano kung merong isang parte dito sa ating mundo na tinitirhan ng mga higante? Ano kaya ang magiging reaksyon ng mga tao? Alam natin na marami pang parte ng Earth ang hindi nagagalugad ng tao. Hindi naaabot ng mga kamera at hindi naaabot ng social media, of course. Marami pa. Marami pang mga kabundukan o di kaya mga isla ang ganun mga Evagers. Paano kung sa mga kabundukan na yon at mga isla na yon nakatira pa ang ilang mga higante at eto ay hindi pa alam nating mga tao? Yan ang isang napakalaking problema somehow na nakikita ko. Bakit ko nasabi na posible ang ganoong ideya? Dahil po ang ating lahi ay nahaluan ng mga higante. Kung iisipin nating mabuti at babalikan ang kasaysayan, kitang-kita naman na sinasabi ng Biblia at sinasabi ng science na nag-e-exist talaga ang mga higante. Kung ikaw ay isang evolutionist at ikaw ay naniniwala sa theory ni Charles Darwin,
Well, malamang sa malamang ay narinig mo na ang patungkol sa Gigantopithecus blacki. Sila ay mga higante na lahi ng mga unggoy na di umano'y pinagmulan raw ng lahi ng mga tao. At merong tangkad na 10 feet ang mga lahing ito. Sila ay nabuhay mga 100,000 years ago na mga invaders, pero syempre nawala na ang kanilang existence. At malamang sa malamang ito ang tinitingnan nila na pinanggalingan ng lahi ng tao sa pagiging higante. Well, gustong sabihin ng mga evolutionist na huwag tayong magtaka kung merong isisilang na isang tao at ang kanyang height ay aabot sa 10 feet dahil ang ating genes ay merong pinagmulan na mga higante. Sila nga ang Gigantopithecus blacki na mula rin sa lahi ng mga unggoy na di umano pinagmulan ng lahi natin. Well, ako hindi ako papayag na galing tayo sa mga unggoy, mga vultures. That's my own opinion. Pero sabi ng science, ang pagtangkad ng sobra-sobra ay isang abnormality. Tama po inyong narinig. Dahil ang ating katawan raw ay nagpuproduce ng excess growth hormone. Kumbaga, sobra-sobra ang pampatangkad ng iyong katawan. Ito ang kaso na nangyari kay Robert Wadlow, na binanggit ko kanina na pinakamatangkad na tao na nabuhay sa kasaysayan. Umabot nga sa 8 feet and 11 inches ang tangkad nitong si Wadlow. Nako, isang inch na lang, aabot na siya sa 9 feet. At syempre, hindi pa rin niya matutumbasan ang height ni Goliath na umabot sa 9'9". So, malayong-malayo pa siya kay Goliath, mga Avengers, ano? Pero namatay si Wadlow ng napakaaga, mga nasa early 20s pa, dahil nga naging abnormal ang kanyang paglaki na naging dahilan sa pagkaroon ng komplikasyon sa kanyang katawan. The Bible itself has its own definition and own story about the giants, like the story of Goliath and the concept about the Nephilims. Yes, tama po inyong narinig, mga Avengers. Ang Biblia mismo naniniwala na nag-e-exist ang mga giants. And there are some studies that supports na meron talagang mga higante. And there's a possibility na sila ay mag-e-exist muli sa ating panahon dahil ang ating lahi ay nalahian mismo ng mga higante. Makikita natin ngayon na maraming somehow malapit sa ideya ng mga higante. Yun ang mga basketball players sa NBA na talaga namang sobrang matatangkad. At meron pang ilang mga tao sa iba't ibang bahagi ng mundo na gahigante rin ang kanilang mga laki. What I am saying is that kung mag-e-exist man muli ang mga higante, merong malaking chance sa ito. At isang malaking problema rin kung sila ay mag-e-exist muli. Dahil maraming bagay ang pwedeng mangyari. Like the shortage sa pagkain. Kung mag-e-exist sa mga higante at sila ay dadami ng sobra-sobra, abot sa mga 1 million o di kaya 1 billion, so ang equality nun ay halos 3 billion na katao. Dahil ang average na higante, kung ito man ay merong height na 15 feet to 20 feet, well, ito ay katumbas ng halos 3 hanggang 4 na tao. So kung merong 1 million na higante o 1 billion na higante, ito ay katumbas ng 4 billion na populasyon ng mga tao. And imagine kung saan mo kukunin ang pagkain ng mga yun. So magkakaroon technically ng food shortage na kasalukuyang kinakaharap na natin ngayon, yung kakapusan sa pagkain. Maraming tao ang nagugutom sa iba't ibang bahagi ng mundo. At kung dadagdag pa ang populasyon ng mga higante, mas lalo pang marami ang magugutom sa ating mundo. Kaya siguro, tinanggal ng Diyos ng sadya ang mga higante dito sa ating mundo. Kung ikaw naman ang tatanungin, Evager, ano kaya sa tingin mo ang posibleng mangyari kung dadami pa ang lahi ng mga higante? I-comment muna yan sa baba. Magkita-kita po tayo muli sa ating susunod na pag-uusapan dito sa ating vlog. Yes, wala pa po akong pang-outro dito sa ating podcast. Sana ay may maisip kayo tulad ng peace out, boom. Comment nyo na rin sa baba kung ano yun. Salamat po, mga Avengers! See you!